Yung pong SONA 2024 is much awaited in terms of so many issues na dapat na talakayin, kung tatalakayin nga ni Pangulong BBM. Ano po? And one of the things na medyo nakatawag ng pansin ay yung pagde-deploy ng PNP ng mahigit 20,000 personnel. Why is that necessary, sir? Actually, sir, no, hindi lang po yung that's 20,000 that includes po yung MMDA po natin. Ito yung mga normal lang po natin na ginagawa. Of course, sir, ang ano po natin, ang ginagawa po natin, bakit sinasabi natin yung 22, kasama na rin kasi yung traffic and yung CDM. Alam nyo po, yun po yung nangyayari sa atin. Ang marami po kasi we have to deploy more people because may mga expected na mag-rally sa atin. And usually, pagka-sona naman talaga, marami gusto mag-rally. And so we need to more deploy more people just pang civil ano po disturbance management po natin. Yeah, thank you for that. General, meron na po ba kayong information on ilan na po yung nag-apply at maaaring nabigyan na ng permit for a protest rally along Commonwealth or Batasan? Sir, I have no numbers right now, but usually these people are applying dun sa mga different localities, no? But I guess meron na po dun sa Quezon City na nag-apply po and dun sa other part ng atin na ng Caloocan. Alam ko, narinig ko po. Kasi we had a meeting yesterday and they said more or less, ang sabi la, they have received mga 3 or 4 applications na mag-rally, but I don't know kung na-approve po ng mga different localities po. Sir, paano po yung magiging plano po natin sa traffic rerouting at yung gaano po ba kadaming personnel ang ilalagay sa paligid ng lugar? Kasi po parang napapansin na yung mga nakaraang taon, mas madami yung police doon kaya nagta-traffic din po tayo. Ano po magiging ano natin dyan? That's really true po, no? Na yun po, we learned our lesson last time na it causes traffic. Sabi ko, yung inconvenience of the people na kasama po ito, nahirapan. So sabi ko, let us inform yung mga tao natin. Sabi ko nga, let's start informing the people na ito po yung rerouting natin so it will not cause traffic. But of course, we are also talking to sa mag-rally na pagka nag-rally kayo, ito lang po kayo pumunta kasi alam mo, may freedom of expression naman tayo. Pero ang nagiging problema nga, yung freedom natin, yung ibang tao, nasisira rin yung freedom nila to move. Especially, kagaya nyan, it's an office hour. Hindi naman po talaga, hindi naman pinahinto yung pisina ng Quezon City. Usually, local lang po pinahihinto. But yung private, may trabaho pa rin. So, yun po, pinag-meetingan po natin what will we do to issue traffic. And that's one of the consideration po. Maliban po sa security po ng ating minamahal na presidente. At a-attend po ng Kongreso po. Opo. Isa pa po yung FEG natin, no, ng mga ginagawa. Nagsusunog po kasi ng FEG. Ito po ba ay pinal na yung pagbabawal, General? Ma'am, ang inano nga talagang from the start, bawal naman talaga magsunod. No? And we'll just talk to these people na wag naman because number one, pagkatapos yan talagang napakadumi niyan. And of course, we learn our lesson. Sa pagkatapos ng rally, dapat ang bilis na maglinis kasi disturbo yan sa tao. So yun po. We have to talk to these people na itigil po nila talaga yung pagsusunog. And alam naman po nila yan. Alam po na mga nag-rally na maliban pag nagsunog sila, nagko-cause din ng pollution. At the same time, nagko-cause po ng traffic. And pagkatapos yun, yung dumi, yung pahirap po sa mga tao natin. General Marbil, sir, yung nangyari po sa Pennsylvania, no, yung failed assassination attempt laban kay former President Trump. Hindi naman sa inaasahan natin na may mangyayaring ganun. But are you having extra preparations to avoid something like that from happening? Actually, sir, tatunay po yan. We don't discount any attempt po yung magganyan. Sabi ko nga, kay may report o wala, is there's dapat 100% sure po ang ating presidente at yung mga tao natin. Because ang kahapon when I talk to people, we are protecting democracy. You are not only protecting the president, you're not only protecting the Congress, but you are protecting the democracy of the Philippines. So yun po ang pinangangalagaan po natin. So
all the extra precautionary measures po, mm-hmm, gagawin po namin, different techniques, different po. Sabi ko, every year nangyayari to, so dapat always prepared and you have more, ang sabi ko nga, since this is, pag kumbaga, ano na, alam na lahat ng tao na every fourth of Monday of July, mm-hmm, magkaroon ng SONA. So ito po yung preparation namin. Every year, nag-different technique kami, nagdadagdag po kami ng kanya-kanyang, ano, para lalong isecure po yung mga tao natin. Of course, our president po. Yes. One final na lang po sa akin, ano po, General. Yung po bang SONA mismo, during or before, during, and shortly after the SONA, magkakaroon po ba tayo ng mga measures like magja-jam tayo ng signals ng telco doon sa Batasan area? Sir, ang ano yan, it's always a secret, no? And we don't know. Ang sinasabi lang sa Philippine National Police, and instructed all yung mga sa staff natin, let us put po yung number one, yung traffic and check, then yung kanban po natin. We will start our kanban on the Saturday po, mm-hmm, not on the day itself, on the 22, but Saturday and Sunday, the 20 and 21 and 22, kanban po sa Metro Manila po. Aha. Opo, final na rin po sa akin, General, no? Si VP Sara ay sinabi po na inaano niya ang sarili niya as designated survivor. Wala tayong batas noon sa Pilipinas, but we do have succession, di ba po? Dahil po dito sa pinaroklaman ni Senate President Sara, ay, ni Vice President Sara, at yung nangyari sa Pennsylvania kay Donald Trump nga po. Magbibigyan po ba ang PNP ng dagdag doon sa already existing security details nitong ating mga opisyal, matataas na opisyal ng pamahalaan? No, sabi ko nga, doesn't matter, no, kung may nasabi po yung VP natin or it happened in Pennsylvania. Trabaho po ng PNP, trabaho po ng AFP and all the government law enforcement unit to make sure na 100% po yung presidente natin at lahat po nang a-attend. So ito po yung preparation natin. Lahat po diniscount namin. Anything that happened in around the world, ano po yan? Ito already, ano po, calculated na po natin. Mm-hmm. Hindi po nagbabago yung precaution namin kasi ang sabi ko nga, it's always 100%. Nangyari sa iba yan, ano kahit nang sabihin yan, we are always going for, parang dito ang ano namin, 100% security po ang bibigay po natin sa presidente, sa Kongreso because we need to protect our democracy, yeah, po. Okay. Yun po yung aking feeling po sa Philippine National Police. Okay. General Morbil, maraming salamat po. It's an honor to be talking to you. I'm sure, you know, God willing, we would like to be talking to you again dahil napakarami pa pong mga issues na pwede ninyong i-address. Ano po? Thank you, sir. Apa. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.